bagong malay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang na ito, pag-isiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lupa at nakasala sa isip, sa salita, sa gawa. Sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga Virgen Maria, sa lahat ng mga ngayon mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoon ng Diyos. Awa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, dito pa man sa lupang ibabaw kami, pinagpagsalo mo na sa mga nakalaan sa kalangitan. Pangasiwaan mo ang buhay namin araw-araw upang sa pagpungay sa iyong piling, sa kaliwanagan kami iyong maakay sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng basang at galaan. Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong inabas mo sa Ehipto ang iyong bayan. Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahabag sa amin. Lilimutin mo ang mga pagkasala namin at ihahagi sa kalaliman ng dagat. Ipamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham. Gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa noong unang panahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin, yaong kanyang kabutihan. Kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay iniligtas. At pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Banayad niya kung magalit, hindi siya nagtatanim. Yaong taglay niyang galit, hindi niya kinihimpin. Kung siya ay magkaroon
tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang agwat ng lupa't langit sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayon-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Ang ating mahabaging Diyos ay namamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay namamagandang loob. Tumayo po tayo. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga puso at mga labi namin ay linisin mo. Bigyan mo kami ng kababaang loob upang dinggin ang mabuting balita mo. Upang dinggin ang mabuting balita mo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ng mga publikan ng mga makasalanan na nagsisilapit at ang makinig kay Jesus, nagbulong-bulongan ang mga parisay at mga eskriba. Sabi nila, ang tao ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya sinabi sa kanila ni Jesus ang perinatang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki na huwika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng Ama ang kanyang hari-harian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang hari-harian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at do'y nilustay sa lahat ng lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng manitin tagutog sa lupain niyaon at magdalita siya. Kaya namasukan siya sa isang mamamayan ng lupain niyaon. Siya ay pinapunta nito sa bukit upang mag-alaga ng baboy. Ibig sanan niya punan ang kanyang pagkain. Kahit na mga bungang kahoy na pinakakain sa mga baboy. Ngunit ito lang nagbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain. At lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At umindig siya at tumaroon sa kanyang Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Hindi na po bago sa inyo ang talinhagang narinig natin ngayon sa araw nito. Ang talinhaga ng alibugang anak. Ang alang talinhaga ng well, later on ay mapagpatawad na Ama. Pero may idarating pa yun. Pero ngayon ay maliwanag yung alibugang anak. Ang anak na nagkasala at bumabalik sa kanyang Ama. At isang bahagi na kung saan ay ating pagnilay-nilayan dito ay, well,
Tayo'y siguradong makababalik sa Ama. Pwede tayong magsisi. Kaya lamang, nakita ko natin na sa mga pagkakamali ng ating hakbang, alam natin, bahagi ng ating pagkatao, nagkakamali tayo. Pero katulad mo ng alipugang anak, na may mga pagkakamali na ang alaga ay malaki. Mga pagkakamali sa buhay na makikita natin na it costs hindi lamang malaking halagang pera dito sa ating talinaga. Ang buo niyang kayamanan, kung ito siya sabi niya, hindi ko naman kayamanan siya, kayamanan ng tatay ko ito. Pero hindi lamang yun. Ano yun? Yung oportunidad. Opportunity. Na ano? Na yung kayamanan mo yun, pwede mong mapalago. Na yung kayamanan mo yun at yung katatayuan mo ay pwede mong pakinabangan. Papasok tayo sa usapin ng stewardship. Pangangalaga. Pangangalaga ng kayamanan ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At alam niyo, kuminsan, ito yung bagay na medyo kung titingnan po natin ay kinakailangan natin i-explore stewardship. Yung kung ating diocese ay medyo dito patutungo kasi aalisin na yung arancel system for financial na pagtugon ng bawat parokya. Yun po yung patutunguhan natin kasi yun ang nais ng iyo ating simbahan. Pero tumutukoy sa pangangalaga, ibig sabihin ay maayos ng paggamit ng kayamanan ng daigdig na ito. No? Nakita natin na nilustay ng alibugang anak. Sabi nga, kahit na hindi naman to kanya, pero ipinagkaloob sa atin. Alam niyo, wala naman talaga tayo ng atin dito. Tayo lang ay tagapangalaga. Kinakailangan lang natin panghawakan at ayusin. Alam niyo po ay bahagi ng tinatawag natin, pakikisa natin kay Kristo bilang ari. Yung kingship na kung saan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos bilang bahagi ng ating pagkilos. At ito yung kinakailangan din natin siguro kung i-explore. Kasi bahagi ng pagtugon na alam natin na kasi kapag hindi tayo nagiging maalam, kasi makasabihin natin na tayo ay sa mga bagay na maka-Diyos, kasama ko ito sa gawain ng maka-Diyos, yung pangangalaga, yung governance, yung tinatawag natin pamamahala, pamamahala, ay kinakailangan natin na bigyan natin ng higit na pagkakas. Kasi bakit? Sa oras na makita natin na tayo nagkamali, ay malaki. Malaki ang mawawala. Hindi lang mo sa atin, ngunit sa mga taong nasa paligid natin. Yung dito po nakita natin, ay nakita na ipinamanin po noong alibugang anak sa diwastong pamamaraan. Nakita po natin, at tulad ng limbawa ng ano, sugal, ay
maraming sinira, bisyo. Ngayon, kung minsan hindi lang sapagkat wala na tayong skills sa mga gawain na pinupuntahan natin. Ngayon, may iba na walang kaalaman sa business, pumapasok sa pangangalakal, kumisan, kasama rin yun. Pero hindi masyadong ganun yung malaking halaga na nasisira kaysa doon sa nasisira sa mga gawa na bisyo na sabi mo, sugal, babae o paglalaki, yung bahagi na kung saan ay siyang maaaring sumira kasi wala ka ng time para doon sa iyong pagkilos na dapat natigyan ng diin. Your life become a leisure. Yan ang dapat. So, nagsabi nga natin na leisure lang. May time na leisure. The most of the time ay alin, trabaho. May commission yung iba. Ay yung buhay nila ay naging leisure na. Nawala na yung trabaho. Yung trabaho na lamang ay napipilitan. Kaya, ipanalangin din natin. Panalangin natin, sapagkat makita ang namin na kapag ang tao ay tumukoy sa mga bagay na ito, ay alin, hindi lang mo siyang nasisira. Yung pamilya niya ang nasisira. At yung mga tao ang maasa sa kanya, lalo na nalubawa, kapag ang tao ito ay may hawak ng isang kumpanya, o isang maliit na negosyo, eh, kapag siya ay nabangkrut, hindi lang siya mawawalan ng problema. Pati yung mga tao niya, mawawalan ng trabaho eh. So, bahagi yun ako sa nangay maging pagkakataon ang awan mo ay makita rin natin yung patuloy nating pagtugon sa mga bagay na ito. At ito rin po yung pinakailangan natin bigyan ng diin. Ito yung isa rin ho sa kahinaan ng simbahan. Sabagat hindi natin ine-explore ito. Ang mga bahagi yun na kung saan ay matugunan natin yung pamamaraan na higit ng pagkilos kung paano pangalagaan ang tungkulin na iniatang sa atin ng Diyos. Yung maayos na pamamahala. Kasi sa oras na tayo ay sabi ko na yung napasiwara yung ating buhay. Yun ang yun natin. Wrong management. Kabahagi ng pagkilos na kung saan ay doon tumutukoy. Kaya, sana rin po ay patuloy rin tayong maging gabay sa mga, kung wala naman tayo tungkol sa mga bagay na ito, na maging bahagi yun ang pagkilos sa mga mahal natin sa buhay. Na maaaring baka hindi nila nalalaman ay unti-unti silang kinakain. Na mga pagkilos na kututusin mo ay sumisira sa maayos na pamamahala. Sabi mo, dalawa. Bisyo at saka yung kakulangan sa skills. Yun naman ang kalimitan na maaaring makita ho natin. Yung kakulangan sa skills ay yung mga taong nag-venture sa isang business na wala siyang alam. Ay yung bisyo, hindi. Alam naman natin yung mga bisyo na pinagbabawal na simbahan.
na kung lusin ko ay kaya ay pinagbabawalan ulit, ha? Gugupuin ka niyan, sisirain ka niyan, kapag hindi mo pinag-inatan. Kasi nandoon niya sa aspeto ng maling pamamahala. Sige po ang huwag natin kalimutan. Ang Diyos ay palaging bukas ng pagpapatawa sa sino mang nagkamali. Pero sana po ay tumahak na tayo sa tamang landas sapagkat sabi nga ho ay may mga pagkakataon na ang aking pagkakamali ay may malaking presyo. Pera, panahon, relasyon. Marami ho kasi yung mga bagay na kung saan isinira. Pati yung relasyon. Relasyon na sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, sa kanyang business partner, sa komunidad ang kanyang pinabibilangan. So, yan po ay isang bahagi ng kususin ay nagbibigay ng maraming suka. At ay nakikita po namin na kami sa di naging dahilan din para ang tao ay alin ay nawawala na yung tiwala sa kanyang kapwa. Kasi panalangin natin sa harapan ng buong may kapat. Yung maayos na pangangalaga sa buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos dito sa lupa. Sabagat, maliwanag ko, hindi lang ho sarili natin ang pinangangalagaan natin. Maraming taong nakadepende sa pagkilos natin. Kahit nasabihin natin ay napakaliit na bagay. Pero sabi nga namin kahit na tagapagwalis ka lamang ng kalye, kapag hindi mo ginawa yung trabaho mo, malaki rin yung epekto. Malaki rin yung epekto. Ano yung epekto? Ay, ibig sabihin, ay pwedeng, kahit hindi tayo nagdinis, ay, maaaring merong nagtapon na saging, ay, nadaanan ng isang tao na dulas, na ospital, ay di, may epekto. Kumisan kasi hindi natin alam. Pero bakit? Bakit nangyari yan? Kasi hindi mo ginawa yung kumpulin mo. Mahal hindi kasi natin nakikita, pero yung pagka sa ayos ng ating gawain, kahit kaano kaliit, ay makita po natin natin, yan ay bahagi ng ating pagkilos kung bakit naging maayos yung ating lingkunang ginagalawa. Alam niyo, kapag manunod kayo ng radyo, makikinig kayo ng radyo, hindi kayo makikinig kayo ng balita, ha? Kung misan hindi yung mali ang maisipan, ha? Halimbawa, sa trend, halos araw-araw may abdurya sa trend. Ay, biro niyo, maraming naapektuhan gawa ng abdurya sa trend. Ilang taon na ang ganitong klase nating problema. Yun yung mga malakihang issues. Pero sabi natin, hindi naman tayo kasama doon. Pero apektado tayo. Naisip pala ako natin, wala ba tayong sapat na kakayanan na ipinagkaloob ang Diyos para maayos natin ang bagay na ito? Or, there is something wrong in the way. So, ganito po yung buhay natin. Ganito yung buhay natin. Binigyan tayo ng Diyos na kapangyarihan ng resources para maging bahagi ito
sa pagkilos natin. Nasa na po, huwag na tayong umantong katulad ng maranasan ng alibugang anak. Magamit namin ito sa isang mas maayos na pangangalaga. Para alin, tunay na matugunan natin ang ating pagkilos bilang bahagi ng pagliligtas ng Diyos. Manalangin kayo mga kabatido kung ang paghahain natin ang kaligtan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumika sa ginaganap namin pagdiriyo ngayon, pangyarihin mo ang kaligtasan sa aming iniukol upang pagtimpiin na kami nito sa pagmamalabis at akayin kami sa kaloob mong pagkasakit. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Sa Diyos, aming puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin ang makapangyarihan, ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya naging kapwa naming maasano pang may manunang umako sa pananagutan dahil ang ating magbago ang kinamiyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagdiis, siya ay nanaig at ang kapatay ng kanyang nalubig. Kaya
Siya ang aming daan para aming masakit na hintapat at maasahang pag-ibig. Kaya kayo sana ng mga anghel, sisiawin ng papuri sa iyo na walang pagpapay sa kalangitan. Kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kalapian mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, o sana, o sana, sa kaitaasan. Banal ang mga kaloob nito upang para sa atin ay maging katawan ng dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagbinisa ang pusang loob ng maging handog, inawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya nung niniabot sa kanyang mga alagaan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Hindi naman matapos ang apo na ninawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inamin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng unang niyari namin sa iyo, ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa sarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang lagamang sa buong daigdig, busbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Buenaventura, anang tanang kapariham, alalahanan mo rin ang mga kapatid namin na inlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawat pagdapatan kami lahat ng mga salong sa iyong buhay na unang wakas, kaysa na mahal na Bere Maria, Nina ng Diyos, San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol, ni San Martin, at ang lahat ng mga banal na buhay dito sa ligdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangan mo sa umagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na sa kanyang lahat ng parangang pagpuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Huwag nang tumulan sa anak na nagkasala, bagkus tayo nawa ay pangalagaan natin ng maayos ang biyaya na yung pinagkaloob sa atin ng Diyos. Manawin samantalang aming pinanabigyan na pinamahalan ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan para kayo sa ayos yung kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ng ka. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob ka sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin kay San Martin, patron ng mga may sakit. San Martin de Porres, ikaw na palaging nakikidalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo at tulungan mo kaming idulog sa makapangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyaya na tanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaan loob kami nagsusumama upang kami rin katulad mo ay palaging maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayong nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa bathalang manggagamot na ipagkalob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin ang pagmahal, lubos na manaig sa aming kalooban. Ang tinanggap namin panalat ay kinapang upang mapagsaluhan namin ang ganap na bunga nito. Sa magitan ng Yesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang lahat. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magpalaid kayo ng mga pangyari ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, tagday ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos. Salve. Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, Espes Nostra Salve, Ate Sentificado concebida. Hail Mary.